Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis, kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang pagtatapat ko't pag-ibig na wagas ay iuukol ko't aking igagawad. At magtatagumpay siya oras-oras. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Pag-ibig kong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo po ang lahat. Yesu Kristo ay tapat, saksi at buhay ng lahat. Tayo'y kaniyang iniligtas. Alleluia, alleluia, ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mahugasan ni Jesus sa mga paa ng kanyang alagad, sinabi niya sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang alipay na hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung nauunawaan ninyo mga bagay nito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko, nakikilala ko ang aking mga hinirang, ngunit dapat matupad ang nasasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtataksila ng taong pinakakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari, upang ko ito'y mangyari na ay manali kayo na ako'y siya ko nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, narinig po natin sa ating mga pagbasa ang presensya ng Diyos sa ating buhay at sa buhay ng kanyang piniling bayang Israel. Isang pagpapatunay lamang po, mga minamahal kong kapatid ng ating Panginoon, simula pa lamang nung una, kasakasama na natin. Simula pa lamang po ng panahon ng ating mga ninuno, ng ating mga tinatawag ng Ama ng Pananampalataya, magpasangga ngayon, ang ating Panginoon ay kasama natin at hindi tayo pinapabayaan. Kaya nga po narinig natin sa ating unang pagbasa, narinig po natin sa gawa ng mga apostol nung si Pablo ay nagpahayag ng mabuting balita, kanyang binalikan yung kabutihan ng Diyos. No? Simula pa nung ipinapahayag, no? O simula pa nung sila ay inalis sa Ehipto, simula nung sila ay dinala doon sa lupang pangako, nung panahon ng mga hukom, panahon ng mga hari, kahit ng Israelita, mga Israelita, hindi nila pinili ang Diyos dahil gusto nilang magkaroon ng isang haring mamumuno sa kanila,
ang Diyos na natiling tapat. Sinamahan sila, no, doon sa istorya, no. Sinamahan sila doon sa daan, no, ng paglilinis, no, daan upang kanilang mapagtanto yung kanilang mga pagkakamali. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, sa maraming pagkakataon, kung tayo nakikinig sa ating mga pagbasa, maraming beses ang piniling bayan, kahit na tayo ngayon, kahit tayo sisimba at sumusunod sa kalooban ng Diyos, maraming beses pa rin tayong nagkakasala. Tulad ng ating mga ninunong hindi naging tapat sa Diyos. Pero, anong response? Anong sagot sa atin ng Diyos sa ating pagkasuwayin at hindi pagsunod sa Kanyang kalooban? Anong sagot ng Diyos sa ating pagiging masama? No? Ano yung sagot ng Diyos? Pag-ibig. Ano yung sagot ng Diyos? Kanyang presensya. No? Hindi nagtanim ng sama ng loob ang Diyos sapagkat alam ng Diyos sa tayo mahina at tayo sinasamahan ng Diyos kahit na sa ating mga kahinaan. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magandang paalala po sa atin yung gusto ipahiwatig ng ating mabuting balita. Sa dulo po ng ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, ipinahayag ni San Pablo kung ano ba yung ginawa ni Juan. Ano ba yung ginawa ni Juan? Ipinahayag niya ang pagdating ng Mesiyas, pero hindi niya ipinagmalaki yung kanyang sarili. Sa ating mabuting balita, anong ginawa ng ating Panginoon? Hinugasan niya ng paa yung kanyang mga alagad. No? Sa maraming kultura, sa maraming paniniwala, ang pagpapakumbaba ay senyales ng kahinaan. No? Sa maraming pananampalataya o sa maraming structure, political structure, sino ba dapat ang naglilingkod? Di ba yung alipin? Sino ba dapat ang nagbibigay ng kaginhawaan? No? Di ba yung alipin dapat naglilingkod sa kanyang master o sa kanyang amo? Pero anong turo sa atin ng ating Panginoong Jesus? Magpakumbaba. Anong turo sa atin ng Panginoon? Ibaba yung sarili. Gusto mong maging pinakadakila sa lahat? Sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, gusto niyo maging dakila? Nung sila'y nagtatalo-talo, kung sino ba ang dapat manatili sa kanyang kanan at kaliwa? Anong sabi ng Panginoon? Yung pinakadakila sa inyo, no? Siya dapat, no? Yung tao na magpakumbaba at maglingkod. Kung gusto mo maging dakila, kaya magpakumbaba at maglingkod sa iyong kapwa. At ito po yung puso ng ating pananampalataya, mga minamahal kong kapatid. Gusto mong lumapit sa Diyos? Gusto mong mapalapit sa ating Panginoon? Walang lugar ang pagmamataas. Kung gusto nating makalapit sa ating Panginoon, kailangan nating magpakumbaba. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, ano yung basihan ng isang buhay na sumusunod sa Panginoon? No? Ano ba, paano natin malalaman kung tayo ay sumusunod sa ating Panginoon? Paano po? Kapag ka, ang gusto nating mangyari sa ating buhay, no? Hindi na tayo makilala. Ano man yung ating ginagawang kabutihan, ayaw nating ma-recognize. Ano man po yung efforts natin to grow in faith, gusto natin natatago. Hindi nakikilala, hindi nare-recognize ng iba. Bakit? Sapagkat alam natin ang Diyos na nakakakita ang siyang magbibigay sa atin ng gantimpala. Pero kapag kayong ating paglilingkod, pagsisimba, at paggawa ng mabuti, ay kailangan napapansin ng iba, nare-recognize, napupuri. Ibig sabihin, hindi tayo tunay
na lingkod ng Diyos, hindi natin tayong tunay na gustong maglingkod sa ating Panginoon. Bakit? Ang inaangat natin ay hindi ang Diyos, kung hindi ang ating mga sarili. Yun po yung pwede nating maging basihan. Kapag ka sa ating paglilingkod at sa ating mga ginagawa patungkol sa Diyos, tayo ay nagiging mapagkumbaba, ibig sabihin, tayo'y tunay na nakapaglilingkod o tunay na naglilingkod sa Diyos. Pero kapag ang gusto nating iangat yung ating mga sarili, gusto natin tayo makilala ng mga taong nakapaligid sa atin bilang isang mabuting tao, at tingin natin sa ating sarili, wala tayong kasalanan, nako, ibig sabihin, no, yung ating pananampalataya mababaw pa. Hindi pa kayang mag-alay ng sarili. Hindi pa malalim dahil hindi pa mapagkumbaba. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, isang pagkakataon ito upang suriin natin yung ating mga sarili. Ano ba yung mga bagay, no, sitwasyon, pagkakataon na nagpapanatili sa akin doon sa masama, na nagpapanatili sa akin upang magmataas, o naguudyog sa akin upang magmataas, at tignan yung aking kapwa, no, na iba sa akin o mas mababa sa akin. Tandaan po natin mga minamahal kong kapatid, sa mata ng Diyos, makasalanan, mabuti, ginagawa yung tama o hindi, tayo'y pantay-pantay sa Kanya. At Kanyang pag-ibig sa atin ay hindi nababago. No? Kahit ngayon, makasalanan pa tayo. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, tawag sa atin, gawin natin yung tama. Gawin natin yung kalooban ng Diyos. At paano natin magagawa ang kalooban ng Diyos sa ating buhay? Magpakumbaba tayo. Hilingin natin mga minamahal kong kapatid, ang grasya ng Diyos sa ating buhay. Kahit kailan po ang taong sumusunod sa Panginoon, sa ating Diyos na nagpapakumbaba, kahit kailan po hindi niya pababayaan. Hilingin natin sa ating mahal na pong Jesus na Nazareno, na tulad niyang nagpakumbaba, no? Binata ang hirap sa krus, no? Namatay sa krus para sa atin, tayo rin ay magpakumbaba upang masunod natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang nagkakatipon tayo ngayon bilang isang bayang nangangailangan, manalangin tayo na may pusong nagpapakumbaba sa Diyos Ama, taglayang pagtitiwala sa Kanyang dakilang habag. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga namumuno sa simbahan, naway panatiling buhay ang kanilang pagtatalaga ng sarili sa pangangaral ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga pinagkatiwalaan ng pamumuno, naway mag-akyat at maging gabay ng mga tao sa diwa ng paglilingkod, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, naway mahikayat pabalik sa pamilya ng Diyos, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa pagdarahok at karamdaman, naway makatagbo ng lakas at ginhawa mula kay Jesus na nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makatanggap ng kanilang walang katapusang gantimpala, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo.
Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din po natin ang lahat na nagpamisa at ang lahat na mga kaluluwas purgatorio. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Amang makapangyarihan, tinawag mo kami upang makasama mo. Maging tapat nawa kami sa pagsunod sa iyong anak, sa daang patungo sa iyong kaharian. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Mahal na tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin dimikha, pakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinaging dapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa pagiging ng iyong pagmamahal. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siyang talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay. Isang katauhang namihas sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pagkikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa na mga heresis sa awit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsalud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagi niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatin kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bagat walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong digdig. Kusmusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Bispo ng Tanang Kaparihan, alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling maubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-itabagin mo lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Bireng Maria, ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang bugapuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin naman na kagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan, iayos sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananibigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiin niyo. At sumaiin niyo rin. Ibigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Sa pagawa Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus ang kordera ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan.
mapalatay na anyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsisanggal lang nawa tayo ng katawan ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan sa ating Healing Mass and Service ngayong May 4
Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi, makiisa po tayo. Maraming salamat po. Pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mo lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nila mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At magpalaing kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka na kamin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso'ng kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno.